What's up mga ka-OFW, this is Baby G again and welcome back po sa aking YouTube channel. Dahil nasa Arab country po ako nagtatrabaho, so another Arabic food na naman po ang aking i-share sa inyo na aking natutunan lang din dito. Pero bago po ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa the best teacher at the same time naging instant mommy ko po dito sa Saudi po na si Mami Alejandra Sanchez po. So, ang tanong, ano nga bang Arabic food na naman ang aking i-demo sa inyo sa araw na to? So, keep on watching guys para malaman nyo kung ano ba yon. Kasi, I'm sure, pag nalaman nyo yung menu ko ngayon, tsak, babaliktad ang inyong mundo guys. Charin. Dahil pangalan pa lang nito guys ay baliktad na. Dahil ang aking menu for today is magluba. Ang ibig sabihin ay maglub. Ang ibig sabihin ay baltan. Ingredients para sa recipe na to guys is half chicken, tapos yung sibuyas, naka-slice na po siya, tapos dalawang kamatis po na medyo malaki, tapos yan, medyo makapal yung aking pagka-slice guys. Tapos, yung ating patatas, ganun din po, ayan, medyo makapal yung pagka-slice. Carrots, ayan. Tapos, yung ating bell pepper, ganun din po, makapal din yung ating hiwa. Tapos, meron din po tayong talong dito, pero mamaya po i-slice siya kasi para hindi po siya mangitim. Kailangan pagka-slice po, diretso siya prito. Tapos, ayan, may cinnamon stick, cardamom, yung cloves, dried lemon, dried bay leaf, tapos yung ating spices na turmeric powder, tapos yung pinaghalong cumin, coriander, tapos caraway seeds, ayan, naka-powder na siya, tapos yung ating black pepper, hot paprika, and then po yung ibe-blender ko po na naka-slice na kamatis. Ayan po. Bali, dalawang kamatis din po to. So, mag-start na po tayo sa ating cooking demo. So, ayan guys. Unang gagawin natin, step 1, pipritohin lang muna natin yung ating mga gulay. Unahin ko tong patatas. Pero guys, make sure na mainit na po ang mantika. Ayan. Para hindi po siya sisip-sip ng maraming mantika, guys. Tapos, pagkahango nito, guys, ilalagay nyo sa plato na may tissue siya. Pero kung wala naman tissue, guys, pwede naman din strainer lang para makatulo lang yung kanyang excess na oil. Tapos yung isusunod ko dito sa patatas guys is yung talong. Ayun. So ayan, tatakpan ko lang muna guys para hindi magtalsik-talsik yung mantika. Mahirap na mapaso tayo. Ayan. Ingat-ingat din pag nagluluto. So, ayan. Next na, prituhin natin is ang talong. Ayan. So, ayan guys, medyo papulahin lang natin ng konti guys. Hindi talaga yung as in toasted yung pagka-prito natin guys. Kasi lulutuin pa natin to ulit mamaya guys.
Ayan. Step 2 guys, habang inaantay natin yung mga piniprito natin gulay guys, is mag-gisa-gisa muna tayo ng sibuyas. Lagyan ko na siya ng mga spices niya, yung mga powder spices. Next, yung ating manok. Ayan. Medyo papupulahin lang natin ng konti guys. Next guys, yung ating binlender na kamatis with bawang. And garlic na. Ay, nakalimutan ko pala guys na sabihin sa inyo yung ano, may tomato paste din po ito. Lalagyan siya ng tomato paste. Yung, hindi ko pala nasali sa ano, sabi sa mga ingredients guys. Don't worry, ilalagay ko po sa description box po yung mga ingredients na ginagamit ko dito. Ayan, lulutuin lang po natin yung kamatis. Tapos, lalagyan na natin siya ng tomato paste. Ayan, lalagyan natin siya na tomato paste. After nito guys, lalagyan na natin siya ng tubig na mga 2 kalahating baso or 3. Ayan, depende po yung ano, huwag naman yung masyadong malaking baso guys. Yung katamtaman lang ng laki ng baso. Ayun. Para maluto yung ating manok. Lagyan natin ng tubig. And then, ilalagay na natin yung ating cinnamon stick, dried lemon, dried bay leaf, cardamom, and then yung ating cloves. Tapos, titimplahan na natin ito ng asin guys. Huwag sasaktuhin talaga sa asin guys ha, kasi yung mamaya yung lulutoy natin yung bigas guys, may asin din yun. Tansya-tansyahin lang guys. So, ayan guys. Matapos ko prituhin yung lahat ng mga gulay guys, inilagay ko na siya sa tray guys. Tapos, pati yung niluto nating manok guys, ayan siya. Tapos i-set aside lang po natin to kasi magluluto po tayo ng kanin guys. So ayan, next step po ay magpapakulo po tayo ng tubig na may asin saka mantika guys. Ang nilagay ko mantika guys is olive oil guys ha. Tapos nilagyan ko siya ng cloves guys saka yung cardamom guys. Yung 2 piraso guys. So, pakuluin lang natin ito. Tapos, ilalagay na natin itong hinugasan nating
bigas guys, ayan. So ayan po, kumukulo na yung ating tubig. So nilalagay na natin yung bigas guys, hinaan lang natin yung apoy guys. So baka matalasikan na po ng mainit na tubig. Aray. So ayan, nilagay ko na lahat ng bigas. Papakuluan lang natin to guys ng mga about 4 or 5 minutes guys. Tapos, hahanguin na natin, sasalain natin guys. So, ayun, pagkatapos natin salain yung kanin, ilalagay lang natin dito sa tray na pinaglagyan natin ng niluto nating manok sa kagulay kanina. Ipapaibabaw lang natin. And then, tatakpan po natin ng foil. Tapos ilalagay na po natin sa oven para painainan yung kanin. So ayan, na ilagay na natin sa oven. Ang kanyang apoy is yung ano lang, sa baba lang guys, hindi sa taas. Tapos hayaan lang po natin ng mga 5 to 8 minutes po para mainain po yung ating kanin. So balikan natin siya mamaya. Ayan guys, yung aking recipe for today. Ang aking magluba. Ayan guys. Try nyo po to. I'm sure magugustuhan nyo po. So that's it for today guys. Sana nagustuhan nyo ang aking menu for today. So maraming salamat po sa mga naglaan naman ng kanilang mga oras para tapusin ang video ko na to. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and then also the tiny bell button para updated po kayo sa aking mga next video. Maraming salamat po. Bye!